Hello guys, welcome sa kusina ni Kuya. Ngayon po magluluto tayo ng chop suey. Madalian lang po. Ayan, kailangan natin ng bell pepper, broccoli, saka cauliflower, repolyo, celery, carrots, onion, and garlic. Tara, umpisa na natin. Nahiwa ko na lahat. Iluluto na natin. Ayan po, ako po kasi meron akong scrap na yung pinagtabasan ng baka. Ayan, yung pinagtabasan niya, isasama ko siya. Optional lang po to, kung wala kayo, okay lang naman. Ngayon po, habang iniintay natin na matusta tong baka, ano lang po to, scrap ng baka. Ang gagawin ko, ibablanch ko lang muna itong broccoli at saka cauliflower para madali na lang mamaya. Piniprito natin yung scrap ng baka. Ito, gagawa tayo ng sauce para sa chop suey. Ito yung slurry. Ito po, gagawin natin yung ito, 1 tablespoon of cornstarch, half cup of water, tapos maglalagay din tayo ng 1 tablespoon of sugar. Ayan. Tapos 1 tablespoon of sesame oil, tapos 4 tablespoon of soy sauce. 1, 2, 3, 4. Yan. Light soy sauce lang po to. Wala kasi akong dark soy sauce eh. Yan. I-mix lang po natin. Para mamaya, ito na yung lalagay natin. Gagawin natin sauce. Ngayon po, kumukulo na tong tubig. Ibablanch na natin yung broccoli. Ayan po, ibablanch lang po natin ng 3 minutes. Usually kasi 5 minutes binablanch yan. Pero ako, gusto ko crispy pa rin yung gulay natin para mas masarap. Mamaya po, after 3 minutes, ilalagay ko uli yan sa malamig na tubig para mag-stop yung cooking niya. Ganun ang blanching. So guys, after 3 minutes, ito na po yung binlunch natin. Ilalagay uli natin sa malamig na tubig para mag-stop yung cooking niya. Ayan po, inalis ko na. Malamig na uli. Tignan nyo po kaganda ngayon. Oh. Mas lalong lilitaw kasi yung color ng broccoli pag binlunch mo siya. So guys, ito na po yung ano kanina, yung baka na scrap. Ngayon, lalagay na natin yung sibuyas. Usually, laging sibuyas ang inuuna ko. Kasi yung bawang, madaling maluto. Nasusunog. Pag nasunog, mapait. So, yun ang iniiwasan natin. Ayan yung ano ng baka, oh. Napaka-crispy po, parang bacon na. Hintayin lang natin maging translucent. Ayan po, after 1 minute, ilalagay na natin, translucent na yung sibuyas, ilalagay na natin itong bawang. After 1 minute, ilalagay na natin itong hipon para maigisa na natin. Ayan. Ngayon po, ilalagay na rin natin itong carrots. Ito yung pinakamatigas. Unahin natin. Yan, haluin lang natin.
Siguro i-ano natin to mga 2 minutes yung carrots. Ngayon po, maglalagay ako ng cubes. Ayan. Shrimp cubes. Ngayon po, ilalagay na natin tong repolyo. Kasi yung broccoli, luto na yun eh. Ayan. Ito na lang i-ano natin yung repolyo. 1 minute lang din po to. Ayan, maluin lang natin. Guys, baka ma-overcook yung hipon. Alisin mo muna natin. Guys, maglalagay po ako ng patis kasi yung toyo dito, hindi po maalat. So, kung yung toyo natin sa Pilipinas, okay lang yun kahit hindi ka na maglagay ng patis. Maglalagay po ako ng 1 tablespoon. Ngayon po, okay na. Ilalagay ko na itong bell pepper, broccoli, at saka cauliflower. Ayan, aluin lang natin. Ayan, kusang mag-ano yan. Kailangan malakas yung apoy. Tapos, ilalagay na rin natin itong celery natin. Ako kasi, may naglagay ako ng celery at saka kinchay. Mahilig ako sa kinchay eh. Ayan. Ayan. Luto na po to. Lalagay na natin tong hipon para ngayon, second step po, ilalagay na natin tong sauce natin. Hintayin lang po natin lumapot. So guys, ngayon, luto na po to. Tignan nyo po kalapot yung sauce niya. Ayan. Ilalagay ko na po, itatransfer na natin, ha? So guys, ito na po yung ano natin. Ayan, sarap. So guys, ito na po yung finished product ng chop suey natin. Ayan po, hanggang sa muli, kusina ni Kuya. Comment down lang po kung ano pang gusto nyong ipaluto sa akin. Kusina ni Kuya, hanggang sa muli. Bye-bye!